yung mga pictures ni Mocha na nag-aaral siya ng law, sino daw ang nag-fake? Si Mocha o si Lenny Robredo? Mami na si Sara Balabagan na yung kanyang 21 anyos na anak. Kaya anak ni Arnold Clavio. Yes. And speaking of Darna, tingin mo na kung si Liza Sabarano pa rin yung Darna, masushelve ba yung Darna? Kung tatakbo si Angel Oxin bilang senador, ay, wala akong pakialam sa tinapos. Meron nga iba dyan, tapos ng kung ano-ano mataas na kurso, hindi ba? Anong ginagawa? Nangungura ko. So, diba? Titingin ba tayo sa tinapos? Diba? Kaya, magpaktaan kayo, magkwentahan kayo. Diba? Diba? Tumahimik ka kung wala kang magandang sasabihin. Ayan! Welcome to my YouTube channel. Siyempre, chikahan na naman at pag-uusapan natin ang mga issue na bumabagabag sa ating mga kalipunan. Naku, kalipunan, no? Siyempre, with Mama Lon. Hi! Ito po yung likod, Papa O as in OG Diaz. Chikahan tayo dito sa OG Diaz Channel. Yes! Naku, ano na ba ang mga pinag-uusapang mga issue ngayon, Mama Loy? Ay, naku, ayan na nga. Mga mainit na naman ang mga balita ngayon. Oh, na nagaganap, Papa O. Oy, nakakaloka nga, Loy, no? Tawag na kay Lenny Robredo ngayon, BC Presidente. As in BC, abala. The Working Vice President. Ayun nga, nagkaroon siya ng parang ano, address to the nation. Sa kanyang pananaw, yung kalagayan ng ekonomiya. Tsaka yung mga paraan kung paano nating haharapin itong pandemya, no? Kaya lang, parang hindi yata type ng ibang mga detractors ni VP Lenny. Oo, di ba? Sinasabi na si VP Lenny raw, sinabi ng isang dating bold star. Parang pinagmukhang matalino. She's faking it. Inofortan daw na nilagyan ng salamin, yung suot. Meron pa daw libro sa lamesa. Tapos may diba? Stabilo pa, yung kulay orange, diba? Ganyan. Tapos nakapusod pa yung buhok. So, ito naman ay ginantihan ni VP Lenny sa paraan ng may pagka-class pa. Sure. Yung binaboy siya ng iba, pero si VP Lenny, sinabi lang niya, parang love local, or tangkilikin natin ang mga gawang atin. Mm-hmm. Oo, so yung pagsusuot niya ng salamin, protection din niya yan, dahil face shield kailangan. Tama. Yung pagpusod niya ng buhok, syempre, pag magpa-face mask ka, para hindi sumabit. Hey. Tapos yung damit niya, gawa rin local. Diba nakakatuwa? Tapos ganun ang sagot sa'yo, hindi. Dito sa Bold Star. Kasi hanggang ngayon nakakaloka. Bold Star pa din, yung tingin sa kanya ng mga tao. Parang, bakit mo sasabi she's faking it? Sinaraw ba ang namimeke? Ala, pati si Mocha na damay. Bakit? O yung mga pictures ni Mocha na nag-aaral siya ng law, tapos maraming libro dito. Sino daw ang nag-fake? Si Mocha o si Lenny Robredo? Baka mas marami kasi yung books kay Mocha, no? Parang sabi niya na. Hindi kasi parang eh. Kasi yung parang kay Vicky, parang dalawa lang eh. Anyway, sana tanggapin na natin kung si VP Lenny ang talagang hiniram na vice presidente. Tigilan na rin natin yung pagsasabi natin ng Lenny Lugaw ng peking vice president kasi sinasagot kayo ng maayos ni VP Lenny. Hindi kayo binabarubal din katulad ng ginagawa nyo sa kanya. Kaya dapat tanggapin na lang natin na mayroong isang vice presidente na talagang busy sa paggawa at pag-iisip ng mga paraan kung paano haharapin ang pandemya, kung paano lulutasin ang kahirapan, hindi ba? Gusto nyo ba pareho sila ng Pangulo? Diba? Gusto natin magkaiba rin sila? Oo, diba? Kaya kay Bibian Velez, sabi, sasabihin ko lang sa'yo, magpakitaan kayo ni VP Lenny kung ano na mga tulong ang nagawa ninyo sa kabila ng pandemya. Magkwentahan kayo. Pag mas marami ang nabanggit ni Vivian Velez, o sige, sayo ko. Pero kung wala tumahimik ka. Diba? Diba? Tumahimik ka kung wala kang magandang sasabihin. At saka alam mo, pag... Abagay, wala namang sinabing maganda tong si Vivian Velez. Noon pa yan. O anyway, if I were Vivian Velez, mag-isip-isip din siya para sa bansa. Huwag tayong bulag. Kung ikaw lang nakakaramdam ng ginhawa, share mo sa amin kung anong formula bakit ka nakakaramdam ng ginhawa. Share mo sa mga nahihirapan sa buhay. Diba? Next. Ano ba? May kumaway ba sa'yo sa loob? Oo. Parang hello, hello, kitty.
Ayan, speaking na ng mga nagawa, eto na naman, di ba? Patuloy na may nagagawa ang ating real-life Darna na si Miss Angel Locsin, di ba? Oo nga, actually, consistent naman si Angel Locsin. Kahit nung Marawi days, nandun si Angel Locsin. Hindi nagpaalam. And syempre, iba, natatakot si Angel, hindi nagpaalam. Pumunta doon, sumugod. Ibig sabihin, nasa buto na ni Angel Locsin ang pagtulong sa kapwa. True. Habang yung iba naman na walang magawa, ay tinitira si Angel. Si Angel ay tumutulong sa kapwa. Yung mga tumitira sa kanya, hindi Angel, mga demonyo. Charot. Buti nila lang po kasi Jomoy na tumulong na rin, di ba? Oo nga. Huwag na tayo makisama dun sa iba na ano, kasi walang magawa sa buhay, kaya nang babash na lang. Gusto maging relevant, pero hindi naman talaga. Pero di ba, hindi naman yan, kumbaga parang hindi yan left unnoticed. Maraming nakakakita at saka nakaka-appreciate ng ginagawa ni Angel, di ba? Kaya nga, di ba sabi mo, may nagpapatakbo sa kanya na nakakatuwa. Senador. Isang tweet na basa ko mula kay Attorney Guanzon, yung COMELEC chairman. Mm-hmm. Sabi niya, if Angel will run for a Senate seat, she can win. Sinagot si Guanzon doon na dapat po para sa mga lawyers, hindi dapat sa kanya, artista po siya, ganyan-ganyan. What? Gusto ko sumagot din eh. Alam mo ba, ang ilang termo yun na ni Lito Lapid bilang senador? Si Lito Lapid po yun ha, graduate lang ng high school. Sino pa ba? Si Manny Pacquiao po, kilalang boksingero. Sa panahon ngayon, hindi na inuuri kung ano ang natapos. Kung ano po yung kayang gawin at magagawa sa taong bayan. Na sana nandun ng buong pusong ng paglilingkod, ng buong katapatan. Eh sa panahon ngayon, Diyos ko, pag ang isang politiko ngayon, ha, napakatino, big deal talaga. Big deal na, pero siya yung tinitira. Pinupukol, di ba? Pinupukol naman kung ano-ano. Diba? Kasi nga, hindi sila sanay na nakakakita ng isang kulig na nagtatrabaho ng totoo, ng tapat, at hindi kurakot. Sana nga, di ba, ganun na nga lang. Kung nakikita niyo po na tama, jumoy na lang po kayo, di ba? Gayahin niyo na lang din po, o kaya sa inyong sariling paraan, di ba? Gawa kayo ng action o kilos na kaayon doon sa ginagawa kabutihan ng iba. Correct. Diba? So, ayan nga, kung tatakbo si Angel Locsin bilang senador, ay, Angel, carry mo, susuportahan kita. Wala akong pakialam sa tinapos. Basta importante, ang puso ay nasa paglilingkod. Diba? Pero nga iba dyan, tapos ng kung ano-anong mataas na kurso, hindi ba? Anong ginagawa? Nangungura ko. So, titingin ba tayo sa tinapos? Dapat lawyer yan, kasi lawyer lang ang gumagawa ng batas. Diyos ko, sabi nga ni Attorney Guanzon, pwedeng mag-hire ng legal team ng mga big time si Angel Locsin. Siya lang ang magre-represent. Diba? Kaya Angel, good luck sa'yo. Kung tatakbo si Angel, ha? Pero sa tingin mo, naku, Diyos ko, marami na naman magmamarunong dito sa aking chikahan. Mga magko-comment below na mga, bakit si Angel hindi na siya mag-artista, ganyan. Yung mga magko-comment ng ganyan, sabihin nyo na lang po kung ano yung mga nagawa nyo sa bansa. Diba? Kaya Angel, yan, talagang tinagurian na siya ng masa na talagang real-life Darna. Correct. Diba? And speaking of Darna, ayun ang usapan nyo ni MJ Felipe. Oy, no? Darna nga pala. Officially talagang shelved na yung Darna because of the ang rights noon ay nasa ABS-CBN pa rin. Ang rason nila ay dahil hindi pwedeng walang physical ang Darna at hindi pwedeng hindi maraming tao yung Darna sa mga big scenes kung talagang iaayon sa IATF na ruling nila yung mga regulations nila. Ako okay lang naman ako doon na ma-shelved kasi hindi lang naman yung Darna ang na-shelved. Ang dami rin na-shelved. Ang dami rin nawala ng trabaho, hindi lang naman mga artista. Totoo. Kaya yung Darna, hindi mo nalilipad. Siyempre, pagka ganyan, bawal magtrabaho below 21. So, paano si Ding? Tatanda si Ding. Sasampa sa likod ni Darna. Paano? O, paano yung social distancing? Baka isusuperimpose, ikukroma na lang si Ding dun sa likod, di ba? Kaya, shelf muna siya. Pero sumagot yata si Gerald Taro. Yung director, oo nga, after lumabas nun, parang nag-tweet yata yung si Direct Gerald Tarog na long overdue announcement. Ako mga in-announce yung ABS-CBN, sinagot niya yung announcement na parang something like, yung interpretasyon ko ha, bakit ngayon nyo lang inano, noon pa naman natin yan
na isinara. Bakit ngayon lang ang statement? Pati yung artista, si Jay. Si Jay De Leon, nag-tweet din siya na sabi niya nakakasad niya daw, pero yun nga daw priority yung safety, di ba? Tingin mo, Nay, kung si Liza Sabarano pa rin yung Darna, masashelve ba yung ano, yung Darna? Feeling ko, kung si Liza pa rin, masashelve pa rin yan. Kasi kung ang rason ng ABS-CBA ay yung mga hindi pwedeng walang physical contact yung mga lalabas sa Darna at hindi aayon sa safety protocols ng IATF. Shelf pa rin yun kahit si Liza Soberano. Pero tinan mo naman, hindi pala matutuloy, hindi ba? So naging maganda rin yung move namin ni Liza at ng Star Magic na hindi rin niya gawin ito. Kasi talagang kakain talaga siya ng oras at sobrang dedication ang ibibigay mo dito. Eh marami pang ibang ginagawa si Liza. So kung tatanungin mo si Liza kung anong reaksyon niya, syempre malungkot yan dahil alam mo ba close sila ni Jane De Leon. Ay, talaga? Oo. Alam mo ba nag-dinner date sila? Silang dalawa lang. Ang sweet. Oo. Actually, pinagpaalam sa kanya ni Liza noon eh. Gusto raw niyang bigyan ng encouragement. I-boost yung moral ni Jane na ikaw na yung Darna, sa'yo na yung bato, ganyan-ganyan. Tapos dapat yung stamina mo, blah, blah, blah. Ganun lang yung mga napag-usapan nila. At nung last year, magkasama pa sila sa room ni Liza Soberano. Wow. Yung Star Magic Ball. I was there also sa room. Yes! Sabi ko, nakakatuwa, ano, yung dating inalok ng Darna, tsaka yung Darna ngayon, yung bagong Darna. Ako, bilang manager, malungkot ako for Jane. Siyempre, grabe yung paghihirap ng bata during trainings, diba? Pero siyempre, hindi naman natin talaga alam kung anong mangyayari bukas. Tanggapin na lang natin ito. At para naman ito sa kaligtasan at safety din ng mga involved sa Darna. Everything happens for a reason talaga, diba? Hindi man natin malalaman ngayon, eventually, lalabas yung will ni Lord. Correct. Pinahayaang mangyari yung mga dapat mangyari. At gaya nga ng mga pangyayari sa ABS-CBN, diba, Nay? Tuloy-tuloy pa rin yung retrenchment. Parang deadline nila hanggang August 31. Oo, hindi natin sulat. Alam, Disco, oo. Pero in fairness naman to ABS-CBN, hindi nila pinababayaang nawala na nga ng trabaho, wala pang makukuha yung mga tauhan ng ABS-CBN. Meron. Kaya naman hanggang ngayon, walang nagre-reklamo sa mga na-retrench sa ABS-CBN. Mas nalungkot sila. Yung alam mo yung antagal nilang naging second home yung ABS-CBN. True. Tapos ganun lang ang nangyari, di ba? At least ngayon nararamdaman na natin yung kawalan ng ABS-CBN dahil lang sa kagustuhan ng ibang tao na ito ay mapasara. Ayan. So anyway, syempre napakahusay naman ng ABS-CBN pagdating sa mga bagong teknolohiya. So nagko-concentrate ang ABS-CBN ngayon sa digital platforms. So yan ang abangan ninyo, maraming exciting ang yes. ABS-CBN ang gagawin, ha? Oo. Ayan, syempre kapamilya pa rin naman tayo. May nagtanong sa akin, paano kung may alok sa iba? Tingnan natin! Kasi hindi naman ako sobrang big star ng ABS-CBN para hindi ako tumanggap sa iba. Di ba? Pero may nag-aalok nga ng radyo, sabi ko mag-FB live na lang ako. Diba? Okay. Siyempre, ayan, tuloy-tuloy pa rin nga yung ibang mga kapamilya shows, diba? Gaya ng Showtime, tuloy-tuloy pa rin yan. Eto, naku, nakakaloka, yung isang part ng Showtime, si hashtag Nico. Ah, si Nico! Si Nico, diba? Meron na huling babaeng scammer, tapos isiniwalat niya na parte siya ng mga na-scam, at malaki, 4 million pesos daw yung okay. Investment niya. Actually, bago lumabas ang issue na yan, ako na ang takbuhan, at sa akin kumukunso konsulta si Nico Natividad. Mm-hmm. Ang kinukonsulta niya sa akin nung hindi pa nahuli yung girl na nag-scam sa kanya ay puro talaga pangako yung girl na siya ay babayaran. Hanggang sa andami na pala nilang na loko nung girl. Mm-hmm. Kaya naman parang nagka-class suit na yata sila laban dito sa scammer na to. So eto na nga, lumabas na nga at tinanggap na rin ni Nico na hindi na talaga maibabalik yung kanyang pera. Pero ang nakakaloka na ay nawalan ka na nga ng pera, nagdudahan ka pa kung saan mo nakuha yung pera mo. Di ba meron isang writer na yeah, nabasa ko din yun. Kay Nico ko rin nabasa yun. Na parang saan galing yung 4 million? Bakit kami 4 million? Oo, nakakaloka. So pinagdududahan siya ngayon. Kaya sabi ko sa kanya, Nico, huwag ka na ma-dance. Pwede ngang isipin nila nagjowa ka ng matrona o nagjowa ka ng mayamang bakla. Kaya kami ipon na 4 million. Yung totoo ay hindi naman 4 million talaga yun. Nag
nagpatong-patong na lang yung interest. So, okay, mga 2 million yung puhunan ni Nico. So, kung susumahin mo, 4 million nga kasama ang mga interest na ipinangako. Anyway, talaga sabi ko na lang kay Nico, alam mo, meron tayong mga pera na talagang pwedeng mapunta sa wala. Kapalaran ng pera natin na mapunta sa wala. At kapag nawala yung pera natin at alam natin kung bakit nawala, para tayong nag-aral ng kolehiyo. Nagtapos tayo ng kolehiyo at ang natutunan natin ay huwag na basta-basta maniniwala. Diba? Oh, anyway, diba? Alam mo naman, sabi ni Nico nga at least meron akong happy family. Isa siyang responsabling tatay. Diba? Diba? At saka sinabi niyang gano'n, diba? Kung ano man yung naipon niya, sinuyod niya daw talaga lahat ng mga fiesta, birthday sa buong Pilipinas. Nagtitinda daw siya ng Graham, ng bedsheet at saka sandal sa YouTube. Ay, hindi daw niya kinakahiya yun. Hindi siya naiiyak. Ba't na makakahiya kung marangal naman at wala ka namang nilalamang ang kapwa. Diba? Diba? Kaya carry lang yun. Mabuhay ka. Oo. And speaking of tatay, meron tatay issue ngayon linggo. Si Arnold Clavio daw ang tatay ng 21-year-old na anak ni Sarah Balabagan. Ah. Wala pa kong nababasa na na komento niya tungkol dito. Hinihintay nga yung comment ni kasi umami na si Sarah Balabagan, di ba? Mm-hmm. Na yung kanyang 21 anyos na anak. Kaya anak ni Arnold Clavio. Yes. Nung nasa Saudi si Sarah, siya yung beat. Oo, may police beat, merong beat ni Arnold yun. Kaya nakaka-exclusive lagi kay Sarah hanggang sa maging close sila. At yun na nga, pagdating dito sa 17 years old yata na anakan siya ni Arnold Clavio. Pero sa totoo lang, noon pa naman namin balita yan . Pero si Sarah na ang umamin, so baka totoo nga na kasi kaya rin nag-open up si Sarah Balabagan. Ay dahil ayaw niya sisisihin siya ng anak niya balang araw na hindi alam ng publiko kung sino tatay niya. Diba? Kasi yung iba kasi iniisip yung namayapang ambassador Singeres ang ama ng kanyang anak. Hindi po, si Arnold Clavio po ang ama ng anak ko, sabi ni Sarah. Ngayon naman, ang siste, wala tayong naririnig mula kay Arnold Clavio. Ang GMA7 din ay wala rin naman tayong naririnig. Isa ito sigurong patotoo na talaga pinaprotektahan ng GMA si Arnold kasi talent nila yun . Diba? So yun, yung area na yun, naiintindihan ko yung GMA. Baka naman hindi naman pinababayaan ni Arnold. At saka diba sabi din ni Sarah, parang pinupuri pa nga yung asawa ni Arnold Clavio dahil nga dun sa support ang binigay pa rin niya kay Arnold, diba? Sa kabila ng kasi, diba? Tinan mo yan, siguro pribadong buhay ni Arnold ay hindi naman kailangan na isa publiko. Pero yung issue lang na ito, kung ano-ano na binabato kay Arnold, ayan ang ganti sa'yo ng DDS kasi tinitira ang gobyerno, blah, blah, blah. Ako naniniwala ako na si Arnold ay hindi naman niya tinatalikuran kasi wala namang sinabi si Sarah na hindi nga niya sinusustentuhan yung anak ko . Wala. Walang ganon. Wala. Kaya lang ang issue ay bakit daw si Arnold ay sinamantala ang pagka-minor nitong si Sarah. Bakit daw nagpo-cover lang siya? Nag-uncover siya para... Nag-uncover? Hindi. Ako, kung ako manager ni Arnold, tama yung ginagawa niya. Nananahimik siya. But at the same time, hindi niya kinakalimutan ang pagiging tatay niya. Na hindi naman kailangan talaga na isiwalat mo sa buong mundo ang pagiging ama mo. Kasi gusto ni Arnold, privado ko to. Kahit niya yung mga anak ni Arnold, hindi natin nakikita mo ba yung anak ni Arnold. May anak si Arnold, pero hindi natin nakikita. Ibig sabihin, gusto lang niya maging privado yung kanyang buhay. Tama. So kung hindi ito sasagutin ni Arnold, kasi sinagot ito ni Arnold na nagpapagupit siya. Yun lang ang sagot ni Arnold na nagpapagupit siya. Ah, talaga? Sa kanyang Instagram post. Kaya ang iniintay ng mga tao, kailan daw lalabas si Arnold para aminin ang totoo kung ang kanyang trabaho ay nangangailangan ng servisyong totoo, walang kasinungalingan, mga ganon. Purong katotohanan. Purong katotohanan lamang. Dapat daw, binibigay ni Arnold kasi may issue, sagutin niya. Pero kung ako manager ni Arnold, kahit wag mong sagutin, basta wag mong kalilimutan ang obligasyon mo bilang tatay. In time, ikaw na mismo magsasabi niyan sa mga tao. Feeling ko lang ganon. Kaya lang nga, ganito nga, nung hindi umaamin si Arnold na bakit wala pang pahayag ni Arnold, may nag-comment pa ako, nabasa. Baka naman hindi si Arnold Clavio ang tatay niyan. Sino daw? Si Arn. Ah? Nakakalok.
Ang gulo na! Oo nga. Kaya ewan ko ha, na kay Arnold na, kay Egan na yan. Alam mo, mahal ko yan si Egan dahil pag nagkikita kami niyan, chikahan ng konti eh. Mahal ko si Egan, pero Egan, kung ano man ang iyong nais na gawin, importante maging lang. Decision, maging responsable tayong tatay. Panindigan natin kung may nagawa tayo kay Sarah at pass is pass, pero kung wala namang reklamo yung anak, diba? Hayaan natin magreklamo yung anak na hindi siya sinusuportahan ng tatay niya. Diba? Eh wala naman so far. So ibig sabihin, responsable tatay nga si Arnold. True. So anyway, napahaba diba? Ng ating ano. Yes! Napakarami talaga ano, issue. Importante ho, sa mga panahon ngayon, mas magandang tumulong tayo. In what way? Hindi po yung pagre-reklamo ay nakakabigat. Yung pagre-reklamo at yung pagbibigay ng opinion para gawin ng gobyerno ang kanilang trabaho ay tama lamang po. Dahil nasa democratic country po tayo. So wag natin aawatin yung mga tao. Hindi naman sa lahat ng panahon eh, tama ang gobyerno, di ba? Mas magandang marinig din ng taong bayan para maging tama talaga ang ginagawa ng gobyerno. At saka tungkulin po natin yan bilang mga mamamayan, di ba? Tayo po yung iparating din yung boses natin, di ba? Sa ating pong pamahalaan. Dahil ano po eh, sila po yung mga dapat na nagsisilbi sa atin. Sila yung servants of the people. Hindi po tayo yung nagsisilbi sa kanila. Sila po yung mga lingkod bayan, di ba? Correct. And with that, maraming salamat, Mama Loy. Thank you very much, Papa Oji. Sa iyong channel. Yes po, please po subscribe to Mama Loy. That's M-A-M-A-L-O-I. Maraming salamat po sa mga nag-subscribe at kita-kita po tayo doon. At syempre maraming salamat. Aba, patungo na tayo sa 1 million. Yes! Maraming salamat po sa inyo at yung mga hindi nag-skip ng ads na po. True. Sobrang maraming salamat po. Hindi nyo alam kung saan po napupunta itong aming mga kinikita. Dahil chinacharity-charity po namin ito sa aming Katuso Foundation, yung pong Philippine Foundation for Breast Care Incorporated. Yes. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod na chikahan, dito pa rin po sa OGDS Channel!